So habang kumakain pa yung kapitan, yung driver ay magbablog muna tayo sa loob ng ano, pangka. So yun. Yung libangan, pastime. Tapos ito yung parang compartment, pinaka storage area ng bangka. Malaki to, no? Hindi ko alam kung ilang capacity. Tanongin ko sana yung kapitan, pero busy siya sa kumakain. Isaluin yung lasing, tsaka bagong gising, huwag lang siguro yung mga taong gutom ng kumakain kasi mapapagalitan tayo. Koy, pwede mo ko tanong. Pila ka capacity din siya? Pila ka tao? 136. Mano na siya pinakadakong kapangka? Mano na pinakadakong kapangka? Kanang kubkuban nga panagatan, mano na siya, no? Binagamit nila, no? Kanang kubkuban nga panagatan, mano na siya? Kanang panagatan, good na. So, isa to? Likom. Ah, likom. Likom. So, mas dako ang likom, ane, o mas dako niya? So si Joy ay kumakain pa. So itong ganito kalaking bangka, una ako nakasakay ng ganito ay sa may From Pilar, Sorsogonto, Masbate City. So ang biyahe naman nun ay 3 hours. Kumbaga, ang pinakaiba nga lang, ito yung mga gamit dito ay sa ibabaw lang, no, nakalagay. Yung mga bagahe naman dun sa bayahing Masbate dati from Port of Pilar, Sorsogon, ay sa ilalim. 136 capacity, seatings capacity. So malaki rin, para aeroplano din siya. Para siyang ano, maliit na aeroplano. Tatlo, 3 seatings. So may kanya-kanya mga bit-bit ang mga tao dito. Parang maliligo yata sila. Yung ano yun, o, Ricardo's ingredients, no, sa hoglamas, ganun, sa mga kilaw, sugba, tuwa, sotokil. So hindi pala lahat na sumasakay dito ay mga residente ng Palikot Island, yung iba pala ay mamamasyal, bakasyonista, turista, mailigo ng dagat. Mas meron naman sa CR. Murag wala yata. Pagpukaraw. Naan ay tao. Or 500, ana. Panada ko kung 20 ang dagko. Ang gamay. Ang dagko. 20. Sige daw. Sige, okira na ang dagko. 1,000 ml. Sabi to CR, no, kung kahihiyo, no. So may mga snacks din siya. May badog po gabi. Snowroot na siya, kanan din. So para asa mani mong suka? Nang kanan, si Charong, si Charong. Ah, okay, okay. Ay, napo doon yung manik-manik, sir. Tubig na ako, ate. Tubig na kayo. Mauhaw ba? Tama, gito. Ako na, so good, good. Talikod Express. So ang mga nagasakay diri atin, no, kay diri tanan pasahero taga Talikod, no. Ang uban mga ligog dagat, no. Basta ligo, kasi oh. Sabado, sir. Tina kay ma-recommend nga ligoan ng dagat kanang barato lang pang pobre ba, pang masa. Kanang si Sir Ron ana sila, sir. Asa ana sila, nanay? Oh, basin makasabay mo sa ila, kuon sila sa ilang bang. Na sila resort? Oh, diyan magian lang pero kanira ko. Tama-tama. Ay, kasi mas bugno di ate. Mora sila, no? Fast lang. Sige. Pila ka ba? Isa lang? Isa lang, oh. Pang-tanggalan sa uho. Okay. Okay, so yun ang mga hagala. Good news tayo kasi, good news tayo ngayon. Pacific, oh. Kaya na, no? Alas 3, alas 4. Okay, good news mga hagala. Ito naman kasi yung pinaka-purpose talaga pa tayo tatawid ng... Alas 4, Pacific, alas 3. Hindi na po sa pasayro, umpa. Dili, karong-karong hapon. Asa na karong oras? Ah, magbayad na lang ako padulong sa ano, Kaputian. I mean sa ano, sa port niya. Basta mauban ko ni Moron, pag land na to sa Talikod, musakay tagbangka niya human, pag balik ako sa inani na po, padulong Drig Davao, magbayad na ako, magputor. O sige, mga pinag-pilitian natin. Ang bus, man. Ang bus, Talikod? Dili, ikat
sa kaputian, talikod to kaputian 30 sa charter. Ah, okay. O, dayon. O, dayon. Dito, kayo pa sa magabian ka, okay na kayo. Alas 5 roman ang charter delay. Wait lang ha. Hindi, atong laruhan kayo. Nalibog dugo. Pag naaw na to karong talikod, sakay na patagbangka. Asa matamad to? Sa talikod mo? Ay, sa kaputian? Talikod gapon. Talikod, takay mo uli makakadayon. Oo. Ulit ka dayon ang last trip dito sa talikod alas 3. So din ako kaya. Kani mo kaya. So balik ka sa pantalan ni ulit ni mo. Alas 5 ang last trip diha sa charter padulong ako. Okay, pwede na kayo. Tama ra sige. Okay ra. Okay an to ko an. Dabaw okay na siya. Bisa ka puti kay babak okay ra. Pero naman ako. Pwede ra ko lang yun kung may bangka. Oh, kaya ra so pwede ra di ay. Pero kung kaya ra na ko siyang abuto ng ano, ang alas 3 ng alas 3 pa yung entry ah. Akong kanon. So karon so maganda good news mga galano kasi ang intention ko naman talaga bato pumunta ng Talikod Island para magsa-sightseeing tayo no, magbo-viewing tayo sa isla kung anong merong mga resort na mapupuntahan natin. So meron silang resort doon na pangmayaman, pang middle class at saka pang-masa, pang-mahirap. So asa ko bilong dito, so pamahirap tayo siyempre. Pero interest mo 130. Sana siya pang overnight na siya. Overnight siya 100 ang date. Ah sige, unya na siya explain tiya dito ta maganon niya magdiwa sa lugar na nimo para ato ma-promote imo ang kwan imo ang resort. Para na koy mai-offer sa ato ang mga kapwa dabawin niyo no or sa mga bisita na okay lang kahit hindi pang mayaman. Pero white sand nice siya te. Kwan, ang dagat na ang sand depende sa mabagat maul siya balas pero pag-amihan naga-sides na alam sa side ang balas so pwede ka mag-inhas okay pero dili siya lapo ko na okay basta pag imunita ka Talikod Island di mag-inapulitin ng lugar di ba gawas lang pag naka sa pinaka-sentro pinaka-minuto atong biyahe di sa bangka di ikan dito sa Talikod ikan dito Ah, boxer ang internet. Pero pwede sa gamo ko ano ka ng tarang nagbao-bao ko. Okay, yun. Hindi, masakay ko sa mga para mas adventure. Sabi na ko. Inyo ka ng bangka? Hindi, sa ako. Ah, sige. Sakay lang ko niya para atong mga vlog mo ang ano, ibang lugar, di ba? Basta rin ganahan, di ba? Pati nga na nagkangadaghag mga sultot. Nag-advertise ba ka niya sa Facebook? Wala pa. Delegayo na. So, sige lang. So, platform na ko niya magamit na ito ni para mapromote mo ang resort. Kay, siyempre, sawa na tayong mahagala. Pupunta niya talaga ng ano, babak area. No? Nakapagod din. Yun nga lang talaga problema natin kapag Talikod Island ay hindi talaga sila laging may biyahe. Hindi 24/7 accessible. Unlike sa babak na meron tayong sasakyan. 24/7. May barge na ang biyahe. Kasi pangani mo ito eh? Tinining. Ah, sige, tinining. Unya mo. Sagay. Yung na ko. Kasi makakani mo ito. Tayo dito sa loob ng ano Talikod Express 136 capacity so malaki talaga yan ang ano ulitin ko pinaka first kong sumakay ng ganitong bangka malaki bound to Masbate City from Port of Pilar Sorsogon 3 hours yung biyahe nun tama kong kuwan mama So yun so, ito naman siya ay Hope Gorill ito naman ay pang island hopping so yun ito naman din ang pinaka purpose ko rin talaga maliban sa ako'y makakita ng bagong tanawin maliban sa Davao City, Panabo, Tagum Kalinan or sa Babak Island Garden City of Samal. Ngayon may makakapunta tayo ng Talikod Island. So, ang gusto ko rin namang puntahan kasi doon. Kasi alam niya naman na meron din ako mga ibang channel din na fini-feature ko rin yung mga beaches, mga inland resorts, no? So, meron akong ibang mga platform din na ginagamitan para doon. Kaso nga lang, hindi ko siya maaaring i-share dito kasi iba naman. Hindi ko nahaluan, no? Kailangan focus tayo sa isang content, no? So, peoples in the vlogs and places, politics, geographies, economist hindi iba kasi yung Gala the Explorer kisa doon sa isang kong channel isang content so yan naman ang target ko naman na
audience doon ay international talaga. Kung dito naman sa vlog ko na ito na gala The Explorer dito sa channel na ito is national, nationwide, no? Nationwide yung aking target na audience. So doon naman sa isang channel ay international talaga. So anong nga bang gagawin natin para makakuha tayo ng ano ng international viewers? Siyempre, mag-i-English. Kung hindi ka marunong mag-English, huwag ka na lang magsalita. Parang ganun lang, no? So what you say is what you get. So yun. So yun yung intention natin, ba tayo pupunta ng Talikod Island para makahanap ng mga magandang resort. Mahal man, at least maganda, or mura man siya, pero kaya, pwede na. Ganun. So tingnan natin mamaya. Tapos yun ang ano, explore din talaga. Kasi nakaka-bumay na rin talaga yung puro tayo babak, Island Garden City of Samal. So minsan naman ay mag-ano tayo, Talikod. Pang island hopping lang siya. Maliit lang siya na bangka. Yung kanyang seating capacity, 46. Ito ay 136. Kaya kung titingnan niyo to dito, malaking bangka na yan, ha. Pero nasa mga ano, hindi pa siya nangangalahati sa bangkang sinakyan natin itong Talikod Express. Blacklist talaga yan. Pero kapag taga-Talikod Island ka na, parang imposible, hindi ka marunong lumangoy. Pero siyempre, kahit na marunong ka lumangoy, mas maganda pa rin kapag camera ka. Life is tapos siyempre mas na maubusan ka ng para hindi ka maubusan ng enerhiya, lakas, kapagod kayo lumangoy. So kung wala kang life is, pwede ka magpahinga, palutang-lutang muna, tutulungan ka ng life is para lumutang. Kasi kapag wala kang life is, pwede ka pa rin namang lumutang, pero yun nga, sa pamamagitan ng iyong ano, pa at kamay, kailangan gumagalaw. Mayroon ka tapos parang tinatawag na body movement. So physically, hindi ka talaga makapagpahinga. Unless, unlike kung meron ka na life vest. Wala, no? May mga nagtitinda rin dito. Mga laruan ng mga bata. May mga tuwalya, face towel. Tapos yung tubig talagang empleyado si ate dito sa Talikod Express. May mga snacks. Medyo matagal-tagal na rin, please. 11:30. So nagtitipid na dito sa pasahero, no? Kaya huwag masyado magpapante. Pwede pa lang sa vlog na nagala ay malis nga yung barko. Baka ay alas 12:30 or alauna. Huwag pa yung pakampante kasi minsan mas mabilis itong alis gawa ng marami ng pasahero. Tsaka alas 13 kasi nung maintindihan natin yan. Kumbaga parang binibigyan ng chance yung mga gustong humabol. Gaya kanina pagkagising ko, luto muna ng pagkain, ulam. Ang ulam ko kanina yung tortang talong. Hirap gawin ang tortang talong, ha, kapag madali ka. So, ako na may mabilisan yung talagang magluto, pero iba talaga yung ano. Yung nagmamadali ka sa comfortable, relax lang. So, para ko nga talaga kanina naigit na ako, pero buti na lang ayot na ka. Sila ng mga pasahero ito, sari-sari. May mga pasaherong turista, pasaherong mga residente, mga pasaherong bibisita sa mga kamag-anak natin. So, yun lang, no? Mamaya. Makikita natin yung Talikod Island, tapos pupuntahan ko yung sabi niya tinining na kanyang resort. Tapos i-viewin natin yung lugar kung pwede ba siyang gawa ng content tungkol sa isa kong ginagawang mga video, mga vlog. So yun lang siguro. Thank you for watching. Ingat, ingat. Bye bye. Sana supportahan niyo itong mga vlog ko, ha, na kahit hindi tungkol sa Davao City, kahit hindi tungkol sa Cebu. Pero syempre, ako na naman ayan. Kumbaga, sana lang naman. Hindi ka naman sinabi talaga. Obligado. So supportahan niyo, papanoorin niyo pa rin kahit hindi na siya related sa Davao City. Kasi alam ko naman talaga na masalamat kayo ng subscribe dahil na itampok yung inyong lugar.
kasi yan, bigla akong na-explore sa ibang lugar, kaya siyempre parang nyo rin parang ulit pagtingin mo yun, parang hindi siya interesting, so yun lang, okay lang yun. Thank you for watching, at least andyan na kayo lagi na nakaabang sa mga interesting topics natin.